I was going around kanina sa Pansiko, parang matanda yung mga tao. So what a good time to give some Mozilla giveaway first, di ba? Imagine ba yung place
Facebook, dati yung mga kayo Facebook, di ba? Kasabihin namin sa inyo, hindi na kayo pwede sa Facebook kasi mga dolos kayo. Di ba? Ano ang pinin nun? Hindi maganda yun, di ba? So, hindi na pinapapuntahan nito is, dapat open pa rin tayo paano sa lahat. So, yung mga limbawa ng mga tools at technologies for sa open web, Mozilla Firefox, jQuery, sa JavaScript library, at yung tool na pencil for wireframing. So, makita mo kung sino sa mga features ng Firefox. Gamit yung pinakabagong beta version, Firefox 4, beta 6. Sino yung gamit ng Mozilla Firefox? Yan, alright. Mamaya, huwag niya kayo ng bags. Huwag niya kayo ng bags. Okay. Hello, Black. Ipot ako naman. So, ito yung mga example ng mga demos ng mga tools na gamit ay open web technologies. So, for example, kung sinabi nyo web animation, ano yung unang unang mapasok sa isip ninyo? Ano? Wala? Web animation? Anime! This is Flash. So ito, papakita ko yung demo, isang animated, interactive na tool na hindi gumagamit ng Flash. Yan. So nakita nyo parang animated siya. Ginagalaw-galaw ko siya. Isipin ninyo, ano yan, Flash? Hindi. JavaScript lang ito. At ang maganda dito, pwede mong tignan yung source. Kita nyo ito, I'm using Firefox. Pwede kong tignan lamang kung ano yung mga codes na ginamit niya. So, pwede yun. The same way, kung nakikita niyo yung presentation ko, hindi siya PowerPoint, hindi siya keynote. Web pages siya, gamit HTML at JavaScript. So, ito, pwede nyo i-upload ko siya, pwede nyo tignan kung yung ginamit kong codes. Okay lang yun. Sa pang example, ito. Sa sinabi ng video kasi, static lang siya, di ba niya ito magagalaw, hindi natin mahugumbudin. Pero ito, tingnan mo ito. Video ko, mag-play siya. Pwede mo siya i-transform. At umaandar pa rin yung video. Diba? Hindi kayo limited with proprietary stuff. So, narayan pang iba dito. Like ito, medyo advanced tool siya. Ginailan natin siya mag-load. Yan. So, ito, sinasabi natin, kailangan ko mag-edit ng picture. Buksan mo na yung Photoshop mo. Or buksan mo pa yung mga editor. So, dito, meron tayong tool called Pixastic. Open tayo ng picture. Hindi ba? So, pwede mo nang i-edit. So, yun. So, dito na mismo sa interface. Yung interface ng web tool ay sa web, sa browser na mismo. Hindi kayo nag-open ng executable, hindi kayo nag-install. So ito, pwede mo rin kunin yung, tingnan yung web source code niya. Pwede, walang problema. So JavaScript din ito. So gusto mo ng effects, and gusto mo rin walang Sepia. So yan, pati yung pag-color at pag-edit ng photo, nagkagawa mo na on and open web tool. Diba? Binig ko nga pala pa, susuportan natin siya. Okay. So nakita natin ito, meron pang iba. Ito, isa pang medyo pinapakita yung pag-transform. So, demos to values ng Mozilla. So, ito, itong video na ito, gumagamit ng open web na codec. So, hindi siya gumagamit ng Flash ito.
Tapos ang maganda rito, alam mo yung CSS, diba? Yung pwede mong gamitin yung CSS para iba yung itsura ng mga elements sa webpage. Dati-dati, pwede din siya sa text, mga paragraph, pero dito, CSS, pwede mo na rin i-apply. Yeah, sa video. Kumakanta ng video, pwede mo siyang i-edit. Yan, pwede po magkaroon ng mga windows or clip paths. Pwede nyo mag-apply ng mga filter sa video. Kaya pwede mo yung black and white habang umaandar yung video. Kasi nyo, magawa nyo basic ba mga platform? Sa YouTube po naman, magawa nyo ba yan? Hindi po. Hindi, di ba? So yan yung mga pwede nyo gumawin ng open web and technology. So, exciting, di ba? So, kung dati-dati, limited lang tayo sa limited features, ngayon mas marami ka nang magagawa. So ito, pumamilyar ka sa mga Apple na interface, di ba? So ito gamit natin hindi Flash, hindi additional tools, hindi JavaScript na. So pwede mong gayahin yung interface ng Apple using open web technologies. Pwede mong tignan yung source code nito at gamitin sa mga projects mo. Di ba? Ganda? So, sana, pag gagawa ninyo mga web projects ninyo, isipin ninyo, ano yung mga pwede mo kayo? Baka pwede mo gamitin yung mga open web. Baka pwede kong tignan itong mga to, tignan yung source code, pwede mo rin pagdaluan, at hindi magayag sa akin yung may-ari. Ano yung ganda ron? Okay. Okay, ako sa tignan. Okay, so kung ano, muna ngayon, kung gusto nyo supportahan ng Open Web Technologies, may mga paraan para gawin ito. So una, gamitin yung mga apps. So install yung Firefox, gamitin yung mga Open JavaScript libraries, kung meron yung mga projects, pwede rin kayo gumamit yung mga open source na projects nyo na Linux, kung gusto nyo. Pwede rin gamitin yung mga ibang technologies na pag-usapan na tulad nila kanina, yung may Kotlin, yung MariaDB or MySQL. Pwede rin gawin yun. Basta gamitin nyo para supportahan lang. Pangalawa, mayroon din mga non-technology projects tulad ng Mozilla Drumbeat kung saan yung mga non-technology people at mga technology people ikasama sila para gumawa ng mga open web projects tulad ng tinatawag ng P2PU kung saan yung mga gusto magturo ng mga tungkol sa mga different subjects, pwede lang gawin yun. At huli, kung may oras kayo at interesado kayo, paglaruan ninyo, buksan ninyo, install ninyo, walang magagalit sa inyo, libre siya, kaya huwag kayong matakot. Well, except siguro kung hindi nyo computer yun. Okay? Mayroon naman, yun. Babalik tayo. So yun, ngayon gusto ko rin pakita kasi kung gusto nyo sumali sa Mozilla Philippines, meron isa, meron community na tawag na rin Mozilla Philippines Community. Ito ang una at unang community sa Pilipinas na suportado ng Mozilla mismo. Bago lang siya, nag-start siya ng 2009 at pwede kayo sa website namin sa www.mozillaphilippines.org. So ano yung mga activities namin dito? Meron kami tinatawag na Mozilla Labs Split Labs Program kung saan kung gusto nyo maging Mozilla Ambassador o Mozilla Ambassador ng student organization, ambassador ng school ninyo, pwede. Kapusapin nyo lang, kapusapin nyo, gusto kong maging i-promote yung Firefox sa amin. Gusto kong isabihin sa IT admin ng school namin, uy, magandang kong Firefox, palitan natin yung ID. Diba? Yes, sana naman. Yung sabi niya, gawin lang. Okay, hindi. Pero mas maganda talaga ang Firefox. Pinakamasabi ko. Pangalawa, tumulong kayong mag-localize. Kaya sa gusto mga gusto namin mangyari sa community, mas maging open ang paggamit ng mga Firefox
sa mga hindi gumagamit ng English, dahil siguro yung mga nasa malayong lugar mula sa Maynila. Kasi kailangan talaga ng tulong dahil ang karamihan ng contributors ng pag-translate o pag-globalize ng Firefox ay hindi para sa Pilipinas. So, halimbawa, isa mga challenge namin. Ang gusto mong kailangan i-translate ay isara ang pop-up window. So, tingin nyo, anong Tagalog mo? Sorry, close pop-up window. Anong Tagalog doon? Isara ang pop-up window, di ba? Pero may nagsasabit, isara ang pambulagang bintana. Seryoso, nagsasabit na gano'n. So, kailangan namin ng mga native speakers, yung mga talagang natulad ng magsalita ng Tagalog, para mas maganda yung translation. Kasi, jahe naman, pambulagang bintana, di ba? Parang, parang, okay, so matapos na ako sa akin ito, so gusto pa i-recap kung pag-usapan natin. So ngayon ang Open Web ay tungkol sa propanik sa kalayaan at collaborations. Yung mga demo natin kanina, yung mga tools, Firefox. Ina-upload ko itong presentation ko, Wikiver na namaya. Pwede tignan yung mga different tools para paggamit yung mismo. Tapos binibigyan tayo ng option para piliin ang pinaka-approve sa atin. Yun po palagi yung gusto sabihin. Lahat tayo may choice. At ang iniwas natin, dumating yung time na wala tayong choice na mayroong monopoly of information or technology. Kaya ngayon, kaya kung sakali, dumating yung time na maging boyfriend mo si John Louie, o kaya maging girlfriend mo si Jenica, si John Louie ba?